Tuwing 27 ng Mayo, ipinagdiriwang ang kaarawan ng dating kalihim ng DILG at ang opisyal ng gobyerno na nakilala sa kanyang chinelas leadership na si Jesse Manalastas Robredo o simpleng Jesse Robredo. Pinanganak siya noong 1958 sa Naga City, Camarines Sur. May dugong Chino si Robredo dahil isang migranteng Chino ang kanyang lolo sa kanyang ama na si Lim Paiko na mula sa Fujian Province sa China. Nagtapos ng elementarya sa Naga Parochial School, ng sekundarya sa Ateneo de Naga University, Industrial Management Engineering at Mechanical Engineering naman sa De La Salle University. Nagtapos rin si Jesse Robredo noong 1985 sa kursong Masters in Business Administration sa UP Diliman at Master of Public Administration sa John F. Kennedy School of Government sa Harvard University noong 1999. Ginawad kay Robredo ang honoria causa na may doctorate sa Humanities na mula naman sa Far Eastern University. Noong 1986, nakiisa si Jesse Robredo sa EDSA People Power. Dito niya nakita ang pangangailangan ng mga tao sa kanya at kahit nagtatrabaho at nasa maganda ng katayuan sa Magnolia Dairy Products ng San Miguel Corporation ay iniwan niya ito upang pasukin ang politika upang maglingkod sa mga kababayan. Naging direktor si Robredo ng Bicol River Basin Development Project kung saan niya nakilala si Lenny Hirona na napangasawa niya noong 1987. Nahalal si Robredo bilang alkalde ng Naga noong 1988 habang naging presidente siya ng League of the Cities of the Philippines. Sa ilalim ng administrasyong Robredo sa Naga, naging isa sa mga most improved na lungsod sa Pilipinas ang Naga ayon sa Asia Week Magazine issue noong 1999. Muling bumalik sa pagka-alkalde si Robredo noong 2001 at nahalal pa ng 3 beses bago natapos ang kanyang termino noong 2010, sa parehong taon kung kailan na iluklok sa pwesto bilang Pangulo ng Pilipinas si Benigno Aquino III. Itinalaga si Robredo bilang kalihim ng DILG. Sa ilalim ng kanyang pumumuno bilang kalihim, pinalipat ni Robredo ang mga residenteng illegal na nakatira sa mga estero papunta sa mga itinatayong relocation projects para magbigay daan sa paglilinis sa mga estero at daanan ng tubig sa Metro Manila. Mula pa nang naging alkalde ng Naga si Jesse Robredo, naging trademark na ang kanyang simplicidad at pagiging tapat at disenteng pinuno. Ito ang binansagang chinelas leadership. Ang chinelas leadership ay tumutukoy sa programang sinimula ni Jesse Robredo. Bilang alkalde ng Naga City, si Jesse ay pumupunta sa malalayong barangay ng lungsod upang mangalap ng impormasyon tungkol sa mga pangangailangan ng lokal na komunidad. Naging kasing hulugan na rin iyon ng pakikisimpatya ni Robredo sa mga mahihirap dahil hindi nag-aalangan na magsuot ng tsinela si Robredo kahit binabagtas niya ang maputik na lupain para lang maabot ang mga liblib na lugar sa kanyang nasasakupan at ipaabot ang pangangailangan ng tao. Ang pagsusuot ni Robredo ng tsinelas, kagaya ng mga ordinaryong tao, ay naging simbolo ng kanyang pakikibaka sa mga komunidad sa kanayunan. Si Jesse ay naniniwala sa pamumunong nagsisimula sa payak at simpleng pamumuhay. Ang tsinelas ay simbolo ng pagpapakumbaba at pagiging abot kamay sa kapwa. Ito ay pakikiisa sa mga ordinaryong mamamayan na dapat pinapakinggan ng pamahalaan. Ito rin ang naging simbolo ng pagkakaisa na ginamit ng dating Vice President Lenny Robredo sa kanyang kampanya upang ipagpatuloy ang pangunahing programa na ito. Isang non-government foundation ang inilungsad bilang Jesse M. Robredo Foundation Incorporated. Ang foundation ay nagbibigay ng Chinelas Leadership Award para sa mga lokal na opisyal na may natatanging pamamaraan ng paglilingkod sa mga mamamayan. Isang fundraising program naman ang inoorganisa taon-taon sa anibersaryo ng kamatayan ni Jesse Robredo bilang isang paraan upang mapondohan at maabot ang mga pribadong pagbibigay tulong ng foundation. Pero isang trahedya ang nangyari
kay Jesse Robredo noong 18 ng Agosto 2012, kung kailan bumagsak sa karagatang sakop ng Masbate ang Piper Seneca plane na sinasakyan ni Robredo papunta sa Naga para samahan ang kanyang anak sa kanyang swimming competition. Magandang gabi, kapapasok lamang po na balita, naglabas po ng pahayag ang Malacanang at sinabing nawalan po ng kontak sa eroplanong sinasakyan ni DILG Secretary Jesse Robredo. Ayon po kay Secretary Ricky Carandangyan, nawalan daw po ng kontak sa eroplano ni Robredo sa bandang Masbate. Sinisikap daw na matuntun kung nasaan ngayon ang eroplano. Maghahatid kami ng karagdagang balita kaugnay dyan maya-maya po lamang. Natagpo ang wala ng buhay ang labi ng kalihim ng DILG makalipas ang 3 araw. Bilang parangal sa namayapang DILG Secretary, iginawad ni Pangulong Aquino ang ranggong Chief Commander ng Philippine Legion of Honor kay Robredo habang isang buong araw ng 18 ng Agosto ang inalay sa kanyang bilang Jesse Robredo Day. Iginawad din kay Robredo ang Quezon Service Cross sa parehong taon. Bagamat wala na, ay hindi pa rin nakaligtas si Robredo sa mga kontrobersiya. Taong 2017 ay may lumabas na artikulo na tinawag na Naga Leaks. Ayon sa artikulo, lumala ang weteng sa panahon na nakapwesto si Jesse Robredo bilang alkalde ng Naga. Sangkot rin umano ito sa pagpapatumba sa ilan niyang mga kakampi at kalaban sa politika. Taong 2008 nang lumuwas sa Maynila si Aguinaldo para i-follow up ang mga hinaing kaso pero hindi na raw ito natagpuan mula noon. Paniwala ni Ortega, pinaligpit na ito ng kampo ni Robredo. Ayon sa natanggap niyang impormasyon, pinatay si Aguinaldo sa Tikaw pa sa Masbate. Ayon pa sa hindi nagpakilalang sumulat ng artikulo, ay protector din umano si Jesse Robredo ng ilang mga drug lords. Kinumpirma rin ni Ortega ang koneksyon ni Robredo sa drug lord na si Chinglo Rosales na hanggang ngayon daw ay nananatiling untouchable sa probinsya. At itinanggi naman ito ng kanyang may bahay na si Lenny Robredo at wala umano itong batayan at sapat na katibayan. Si Jesse Robredo ay binayayaan ng 3 anak. Ito ay sina Jessica Marie, Janine Patricia at Jillian Therese Robredo. Ang naiwang legasiya ng Chinelas leadership na sinimula ni Jesse Robredo ay muling ipinagpatuloy ng kanyang may bahay na si Lenny Robredo matapos itong maging kongresista at vice-presidente naman noong 2016. Ito rin umano ang nais niyang ipagpatuloy kung nanalo lang siya sa pagkapresidente noong Mayo 2022. Mga kababayan, anuman ang ating kulay sa politika, lagi niyong tatandaan, tayo ay iisang bansa at hindi tayo makakarating sa ating gustong puntahan kung tayo ay hati-hati at hindi nagkakaisa. Ito po ang Interestings na nagsasabing, Pilipinas, mabuhay ka!